Si Veronica Domingo ang panglabing isang cast-off ng Survivor Philippines. Bagamat aminadong nanghihinayang sa kanyang pagkaka-vote out, susubukan naman daw sumabak ni Vern sa showbiz. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Uwe, malinaw? Bibilangan ko yung boto. Hindi inaasahan ng 26-year-old na taekwondo coach si Veronica Domingo na siya na ang sunod na mapapatalsik sa Survivor Philippines. Nais pa raw sana niyang magtagal sa laro at patunayan ang kanyang lakas sa mga challenge. Maari. Gusto kong mapasama dun sa mga finalists. Pero nung after na makalabas na ako and marinig ko yung mga feedback ng mga tao na malalaman mo, uy, Veronica, nalapit sa'yo na sobrang naiyak kami dahil natanggal ka. Pero ang ikinaiintriga ng lahat sa kanyang pagkaka-vote off ay ang pagbibigay niya ng black pearl na may sumpa sa tribe mate na si Charisse. Meron dapat talaga akong pagbibigyan ng pearl na yon and hindi ko alam kung bakit. Parang basta nung inabot ni Paolo na wala akong sarili ko, dire-diretso ako sa kanya, binigay ko sa kanya. Ngayon, panibagong hamon ang haharapin ni Vern, ang showbiz. Bukas si Vern sa pag-host at pag-arte. Ang Kapuso Heartthrobs daw ang nais niyang makapareha. O siya si Dingdong Dantes, si Dennis Trillo, and Richard Gutierrez. Yan mga tipong siyempre, di ba? Mga nasa top talaga. Oo. Aubrey Carampel updated sa showbiz happenings. Makakausap natin ngayon ang Survivor Philippines cast-off na si Veronica Domingo. Hi, Vern! How are you? Hi, Miss Mia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Vern, maraming nagtataka. Bakit nga ba sa katribo mong si Charisse ibinigay ang black pearl? Regarding nga sa black pearl, kasi nga nung time na naibigay ko yun kay Charisse, alam naman natin na medyo masama pa yung loob ko sa pagkaka-vote out and medyo dahil dala na rin ng gutom at walang makain ng mga araw na yon. So bigla ko na lang, nung inubot sa akin ni Paolo, bigla ko na lang lumapit kay Charisse at sa kanya ko naibigay yung black pearl. And alam ko naman na si Charisse hindi niya gano'n na mamasamain yon. Si Charisse matalino eh. So siguro hindi niya iisipin na kung ano yung baka sabihin niya na meron akong sama ng loob sa kanya or ganyan. So siguro iti-take niya yon na parang wala lang. Siguro sabi ni Charisse dapat pinakain ko muna to. Heartbroken ka raw nang pumasok ka sa Survivor Philippines. Totoo ba yon? Hindi naman heartbroken. Basta pagdating din sa sinasabi nga nilang personal life, siguro hindi lang ngayon medyo maganda. Ikaw, totoo nga bang may mga ano dito eh, mga balibalita na ikaw daw ay nagpa-makeover? Is this true? I'm sorry, Pia. Nagpa-makeover ka nga ba? Makeover? Naku, wala pong makeover. Lahat yan. Buong katawan. Walang natural. Makeover. GL, ganda lang. Wala pong salamat, doktor. Wala pang salamat, doktora. Vern, eto ha, malaking maraming nagtatanong kasi, nagka-developan ba daw kayo ni Jace? Yung kay Jace naman po, alam ko rin na nasagot na rin yun ni Jace. And ipapaliwanag ko rin po yung side ko na si Jace kasi, ang turingan namin sa island, na nakita nyo naman na sobrang close, talagang super talagang yung bonding namin doon. Parang talagang magkapatid lang. And kasi nag-start yung sa magandang samahan namin, nag-start pa lang sa audition pa lang ng Pinoy Soul Survivor kasi sobrang ang hirap ng pinagdaanan talaga namin dito. So nakailang audition kami pabalik-balik. So parang natuwa lang kami dahil sa hirap ng pinagdaanan namin sa audition and nung pagdating namin sa airport, so nakita namin yung isa't isa, nagulat kami na pareho pala kaming natanggap dito. So in other words, friends lang kayo. Magkaibigan lang po kami. Ikaw, ayan Vern, pwede ka nang sumabak sa showbiz, marunong ka nang sumagot. Maraming salamat sa'yo at good luck. Maraming salamat din po, Miss Tia. And gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta ng Survivor Philippines. Sana po kahit wala na po ako dito, patuloy pa rin po kayong manood sa mga susunod na araw dahil marami pa rin po mga twisting na mangyayari na talagang kapanapanabik po. Maraming salamat. At yan po ang Chika Minute. Tutok na uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si